minsan pumapasok sa utak ko, ako ba ang pinag-uusapan ng mga ito? So, minsan hindi mo alam kung ikaw na yung pinag-uusapan. So, mga ka-blessed vlogs, I feel you. Gets ko yung feeling na nakaka-frustrate dahil hindi mo ma-express yung sarili mo. Kasi nga, lahat sila is Hebrew. Hi mga ka-blessed vlogs! Welcome or welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayo ma-update kapag once na may bago po akong video niya upload. So, another video na naman tayo mga ka-blessed vlogs. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba ako nakapag-adjust sa language nila dito sa bansang Israel. So, kung interesado ka, please keep on watching. So okay, first bago ako magsimulang magsalita, iinom muna ako ng tubig kasi nakakatuyo ng lalamunan. Okay. So okay, first nung bago ako dito sa Holy Land, grabe talaga kasi hindi ko sila lahat maintindihan kasi ang bibilis nilang magsalita ng Hebrew. Minsan pumapasok sa utak ko, ako ba ang pinag-uusapan ng mga ito? So minsan hindi mo alam kung ikaw na yung pinag-uusapan. So, mga ka-blessed vlogs, I feel you. Gets ko yung feeling na nakaka-frustrate dahil hindi mo ma-express yung sarili mo. Kasi nga, lahat sila is Hebrew. So, imagine, para kang toddler na nagsisimula pa lang magsalita. Hindi ka nag-iisa kabayan, lalo na kapag may gusto kang sabihin at inis ka na, pero hindi mo ma-express yung sarili mo. Kaya, for this video, isi-share ko sa inyo yung personal experience ko kung paano nga ba ako nakapag-adjust sa language. So, hindi ko sinasabi na sobrang fluent ko ng mag-Hebrew. For sure, there's a lot for me to improve on, lalo na sa grammar. But seeing myself when I was new here versus now, I would say na komportable na ako pag kinakausap ako at nag-uusap sila dito. So, okay, first, I stop making excuses. So, naalala ko nung nag-a-apply ako, ang dami kong excuses sa sarili ko. Parang ayoko mag-apply kasi baka mamaya mahirapan ako sa language. Sarili ko ang dialect, hindi nahihirapan akong magsalita. Paano pa kaya na mag-move ako sa isang country na iba ang lingwahe? So, ganun yung thinking ko noon. But paano ako magsisimula kung hindi ko susubukan? Kaya, yung time na yun, okay, sige, place it. Subukan natin. Wala namang masama kung susubukan, di ba? So, that time, nag-aral ako ng Hebrew kahit na sa bahay lang, nagbabasa ako, nakikinig ako ng mga music ng pang-Hebrew. So, ayun, pakunti-kunti may nalalaman ako, lalo na sa mga numbers, yung mga basic. Talagang kahit papaano, may natutunan naman ako sa self-study ko. Then, nung time na nag-aral na kami ng language, kahit papaano nakaka-catch up ko na yung mga nasasabi ng teacher namin na kung ano yung Hebrew noon at ano yung English noon. Kaya I stopped making excuses na ay baka hindi ko kaya. Kaya in time na yon, okay. Subukan natin. Walang masama kung susubukan natin. So, i-stop natin yung mga dahilan natin, yung mga takot natin na baka mag-fail tayo na subukan yung isang bagay. So, i-stop natin yun. So, kung gusto mo talaga ng subukan yung isang bagay, tanggalin natin yung mga excuses natin sa sarili natin. So, number two, don't stress too much. So, naalala ko nung bago ako dito,
naiisip ko, gusto ko ba, gusto ko magaling na, fluent na ako sa pag-Hebrew para maintindihan ko na sila kung ano yung sinasabi nila sa akin, kung ano yung pinag-uusapan nila. Pero, huwag mong i-stress yung sarili mo na ay dapat fluent na ako pagdating ko dito. So, hindi po makaka-bless. So, think about the toddler. Kailan nga ba sila natutong magsalita? 1, 2 to 3 years old. So, ganun din tayo mga ka-blessed vlogs. So, take time na matutunan natin yung isang bagay. Kaya, huwag nating i-stress yung sarili natin na dapat magaling na tayong magsalita ng salita nila dito mga ka-blessed vlogs. So next, be comfortable with being uncomfortable. So I know the feeling na first time mo gawin lahat, like yung pag-a-apply mo ng bank account, lalo na kapag magsasahod ka, kukuha ka ng sahod, then kapag mag-grocery ka, then pag magpapa-check up ka, or sasakay ka ng taxi or bus, at marami pang iba. This moment, know that are really uncomfortable, lalo na kapag mag-isa mo lang. But instead of being frustrated, think that every day is matututo ka and every day is a milestone and you have to celebrate those small wins. Especially nung una, I would put myself really in a comfortable position kasi I know there's growth and I know that's how I learned. So naalala ko nung first time ko pumunta ng Doar. So yun po yung bangko nila dito. So bago ako pumunta ng Doar, na-practice ko na yung line ko, yung Akol Kesep Ken. So, nung nandun na ako sa teller, ang dami niya nang sasabi, pero ni isa, wala akong naintindihan. Kaya, ang sagot ko lang, Ken, 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 na hanggang ngayon is nagagamit ko pa rin. So, next, change your mindset. So, noon kapag tinatanong ako kung marunong ba ako mag-Hebrew, ang lagi kong sagot, hindi. Pero ngayon is nabago na yung mindset ko kapag tinatanong na ako ng ganito. At midaberit Hebrew, Ken Lama. So, yun yung lagi kong sagot kahit na hindi pa ako ganun ka-fluent, pero alam ko, step by step, matututo ako. So, ngayon is nabago yung mindset ko kapag tinatanong ako ng ganun. So, alam ko kahit hindi pa ako ganun ka-fluent, alam ko someday is liat-liat matututo ako. So, alam ko may improvement kahit papano sa pagsasalita ko ng Hebrew. Then the last one, take advantage of your environment. So dahil home-based caregiver ako dito sa bansang Israel at dalawa lang kami sa bahay ng alaga ko, so mas lumawak yung kaalaman ko sa Hebrew dahil syempre purong Hebrew siya, hindi siya marunong mag-English, kaya talagang Hebrew siya kapag nakikipag-usap siya sa akin. So ako naman, bawat words niya, kapag hindi ko alam, talagang sinesearch ko kung ano yung English nun at tinatandaan ko. So sa kanya lang ako mas natutong mag-Hebrew. Kaya alam ko na kapag dumating ka na dito sa bansang Israel, kahit hindi ka pa ganun ka fluent mag-Hebrew, matututo ka pagdating mo dito. So I know na matututo ka sa language nila dito. So that's it. I hope na nagustuhan nyo ang video na ito. Kaya if you like this video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong ma-update kapag once na may bago akong video na i-upload. So thank you for watching mga ka-blessed vlogs and see you on my next vlog. And always remember that you are already blessed. Bye!